Humarap sa isang paglilitis sa France ang akusado na si Dominic Pelicot. Ito ay matapos maghain ang kasong panggagahasa ng kanyang asawa. Lumalabas sa reklamo ng 72 taong gulang na si Giselle Pelicot na siya ay binibigyan ng ilegal na gamot ng kanyang asawa sa loob ng humigit kumulang 10 taon. Kasunod nito ay ang pag-iimbita ng mga hindi kilalang mga kalalakihan para gahasain siya sa kanilang tirahan. Donc ce matin, il y a eu la deuxième partie des développements par les enquêteurs sur les faits dont Giselle Pelicot a été victime, qui permet vraiment de prendre la mesure à chaque jour que ce procès avance du caractère véritablement effroyable de ce qu'elle a subi. On rentre de plus en plus dans les détails et on mesure de plus en plus ce qui se passe. Mais surtout maintenant, la question qui se pose est comment ce procès peut-il se poursuivre si Dominique Pelicot n'est pas présent. Il ne peut pas y avoir de procès si la santé et la capacité à comparaître de Dominique Pelicot n'est pas garantie. Inihayag naman ng mga prosecutors na inalok pa nito si Giselle na makipagtalik sa isang website kung saan kasamang humarap sa hukuman ang nasa 50 mga lalaking gumahasa sa kanya. Ayon sa abogado na si Beatrice Zavaro, ay hindi patuloyang makadadalo sa paglilitis ang 71 taong gulang na si Dominique dahil sa sakit na kanyang iniinda. Anya ay inamin ni Dominique ang krimen na kanyang nagawa habang ang ilan sa mga akusadong lalaki ay dinahilan na nagpapanggap lamang daw si Giselle na natutulog. Samantala, nakatakdang umabot ang paglilitis sa Disyembre kung saan inaasahang maharap ang mga akusado sa higit sa 20 taon ng pagkakakulong.